Ayon kay Pangulong Aquino, patuloy na igigit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. No nation can claim an entire sea. Sinabi ni Chinese Admiral Sun Jinghuo na ang ginagawang construction ng China ay justified, legitimate at reasonable. Pagdating naman sa paglilingkod, buo po yung loob namin. China's latest moves are really changing the game. Nakakarinig tayo ng mga challenges from the Chinese Navy, pero it will not stop us from doing our mandate. The Department of Foreign Affairs will push for a freeze in all activities that could further heighten tensions in disputed areas in the South China Sea. Tayo naman po gusto nating makipagkamay sa bansang China, pero minsan po mahirap makipagkamay kung yung paa ko tinatapakan mo. We have gone to a forum where warships don't count, warplanes don't count, atomic bombs don't count, aircraft carriers don't count. Dumulog tayo sa tinatawag na arbitration. Rule of law, hindi na kesyo mas malaki, ay kung ano ang gusto nila ay masunod. The Philippines case is pretty strong. This is an intergenerational struggle. Sabay ito, nandito ka lang pala eh. Hanap ako, nahanap, sir. Yari ka, Tol. Ba't mo naman ginawa yun? Nagagalit sa'yo yung China. Hindi, alam mo, hindi natin kaaway yung mga mamamayan ng China. Sa totoo lang, pinipilit nga natin ayusin itong problema nga ito sa paraan na wasto, payapa, at higit sa lahat, naaayon sa batas. Sa batas? Sa batas. Batas? Oo. Kaya sumama ka sa akin. Tara, dun tayo. Kung sa maliit na eroplano, isang oras at kalahati lang ang ayungin Seoul mula sa Puerto Princesa, Palawan. 104 nautical miles o wala pang 200 kilometro mula sa Palawan, kagulat-gulat na habang nasa international airspace kami, ay maririnig namin ito sa radyo. This is the Chinese Navy. You are alerting the security of our citizens. Leave immediately. This is Philippine Navy aircraft transiting over international airspace. We are proceeding along our planned route, over. Grabe na talaga ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa pagbabawal sa mga Filipino mga isda, aba, puspusan na nga rin daw mga tinatayo nila mga struktura. Eto, kitang-kita namin ang katakot-takot na bilang ng mga barko sa Mischief Reef na malapit lang sa ayungin. At sinigurado ng mga piloto namin na 7,000 feet ang taas namin. Pag bumaba raw kasi kami sa 5,000 o pababa pa, sa ilalim ng rules of engagement, delikado na kami. At sa gabi, sa gitna ng katahimikan ng Pag-asa Island, mula sa katapat na Subi Reef, ay tanaw ang mga naglalakihang ilaw. Sinasabi sa mga naitay yung struktura anumang oras daw ay pwede nang makapagpalapag ng malalaki mga eroplano ang China. Malinaw naman na labag sa pandaigdigang batas na gumagabay sa mga teritoryo at karagatan ang ginagawang ito ng China. At alam niyo bang, halos 18 years nang sinusubukan ng Pilipinas na makipag-usap ng maayos. Pero lagi itong tumatanggi. At patuloy lang naginigit ng China na wala naman daw dapat pag-usapan. Kadila naman daw talaga ang karagatan. Parang ganito lang yan. Nine dash line. Tayo naman po gusto nating makipagkamay sa bansang China. At gusto natin talagang sincere na pakikipagkamay. Pero minsan po mahirap makipagkamay kung yung paa ko tinatapakan mo. Pilit yung ngiti ko kasi ang bigat ng paa mo sa paa ko. Ano po yung paa na yun na nakatapak sa paa ko? Yan po yung tinatawag nating nine dash line. Dahil sinasakop niya yung atin. So siguro dapat po, manong kuya, pwede po ba nating itama itong nine dash line para naman yung aming karapatan na-exercise din namin. Halos 18 years. Kaya naman, humanap na tayo ng mas mapayapa, mas responsable, at mas makatarungang estratehiya. January 2013 natin sinabit ang arbitration. Ano nga ba ang arbitration?
Yung arbitration ay kung may isang hindi mapag-unawaan yung dalawang tao o dalawang bansa, sa halip na idudulog yung kaso na yon sa isang korte, ay dinadala mo sa tinatawag na arbitration. Ang bentahan ng arbitration ay ito, ang mga proseso ay mas mabilis, mas maiksi kaysa sa korte. Hindi judge, kundi yung pinagkasunduan kung sino yung mga tinatawag na arbitrator. At ang dalawang panig ay may kasunduan na kung ano man ang magiging husga o kapasiyahan ng arbitrators, yun ang susundin. So yun ay mas mabilis kaysa sa dumulog sa korte. Now, in the arbitration case, the basic issue we have raised is whether the 9 dash lines of China are valid under international law. Whether a country like China can draw lines in the sea and claim the enclosed waters as its own waters, because those waters of China encroach on our exclusive economic zone. Ang abogado natin dyan ay si Paul Reichler at si Larry Martin. And then may mga consultant din tayo, mga profesor at mga magagaling na eksperto, si Bernie Oxman ng University of Miami, at saka si Philip Sands at saka si Alan Boyle, na parehong mga taga London. Noong Marso, noong nakaraang taon, tayo ay nagbigay ng ating tinatawag na mga prueba. Ang tawag doon ay memorial. Yun po ay 4,000 pahina, 10 volumes ng mga argumento at saka mga prueba. Noong Pebrero, nagpadala ulit tayo ng pangalawang memorial, 3,000 pages naman. Ang bisa ng UNCLOS ay magsabi kung ano ang karapatan ng mga bayan sa mga dagatan. Ang UNCLOS ay walang karapatan na magsabi sino ang may-ari ng lupa. So ang dinulog natin na arbitration ay hindi magsasabi kung sino ang may-ari, kunwari, ng Scarborough Shoal. Ang katibayan ng UNCLOS ay kung sino ang may karapatan na gumamit ng dagat sa paligid ng Scarborough Shoal. Kaya sabay ito na, yun ang ibig sabihin ng arbitration. Okay, At dalaway hangad natin sa arbitration. Una, ideklarang illegal at wala sa batas ang 9 dash line ng China. Okay, Pangalawa dito, yung maritime entitlements. Yung mga isla doon. Hindi isla, yung mga bato-bato. Okay, yung pala yung ibig sabihin ng arbitration. Akala ko kasi, pag arbitration, ay palakihan ng armas, ng tangke. Rather than being forced to accept that might is right, we will instead demonstrate that right is might. By going to the tribunal, we have gone to a forum where warships don't count, warplanes don't count, atomic bombs don't count, aircraft carriers don't count. It's just a question of what is the law. So we have brought the issue, the dispute, to a forum where China and the Philippines are on equal footing, because the only consideration will be the law of the sea. Ano ba yung lot na yan, tsaka yung long na yan, pati yung mga numero na yan? Yan yung tinatawag na coordinates sa Bayton. Akala ko yan cellphone yung... nila dati yan eh. Wala cellphone dati. Yan yung eksaktong position mo sa mapa. Okay. Pero buti nga ito may coordinates eh. Yung 9 dash line ng China. Yung U. Wala. Walang coordinates yun. Ang labo nun. China keeps on changing. In fact, in 2013, China added a 10th dash on the eastern side of Taiwan. Technically, there are 10 dashes now, but we still call it 9 dash because that's the old description. So the dashes are still growing. China keeps on adding the dashes. So China can add or move because there are no coordinates. Dahil sa pabago-bago at walang coordinates, ang 9 dash line ay labag sa UNCLOS. Ang karapatang pandagat naman ng Pilipinas ay base sa mga eksaktong coordinates. Ito ay tama at naaayon sa pandaigdigang batas. Ba talaga dito to? Ang daming bato, no? Oo. Mahalagang elemento yan ngayon sa ating arbitration. Bakit? Sa ilalim ng UNCLOS, ito daw ang sinasabi na tungkol sa mga bato. Ayon sa UNCLOS, kung ikaw ay nakatira sa isla na kaya kang buhayin, na may natural na pagkukunan ng maiinom na tubig, pagkain at pananim, karapatan mo ring linangin, gamitin, pakinabangan para sa sarili ang mga yaman tulad ng isda, langis at mga mineral na sakop ng 200 nautical miles mula sa baybay ng islang tinitirhan mo. Ang pinaglalaban ngayon ng Pilipinas sa korte, ang mga inaangkin ngayon ng China's Spratis ay hindi pwedeng tawagin mga isla, kundi pawang mga bato lamang. At ang iba pa nga ay luli o lulubog, lilitaw. Therefore, walang karapatan ito sa 200 nautical miles ayon sa batas.
Ang Mischief Reef po o Panganiban Reef, ito po ay isang low tide elevation. Ang isang low tide elevation po, ito yung feature na pagka low tide, nasa taas siya ng tubig. Pero pagka high tide, nawawala po siya. Kumbaga po, sinasabi nila, now you see, now you don't. Yan po ay hindi isla. Dahil hindi isla yan, hindi po yan dapat pag-awayan o hindi yan capable sa territorial dispute. Hindi po pwedeng angkinin yan. Yan po ay nabibilang doon sa isang bansa na kung saan siya ay within 200. Kasi ang klasifikasyon ng isang low tide elevation ay continental shelf. So as continental shelf, kung nasa 200 kita, sakin ka. It seems pretty clear from previous descriptions of these islands that most of them are underwater at high tide, would be naturally, so therefore they're not islands at all, they don't count as islands. Or the other ones are literally just rocks and so they don't get the 200 nautical mile exclusive economic zone. Ano kaya ang tsansa natin na sa atin papanig ang tribunal? I'm very confident that the tribunal will rule that the nine dust lines are void because the basic foundation of the law of the sea is that the high seas belong to mankind and no nation can claim an entire sea. Our strongest argument is a state like China cannot appropriate what international law gives to us, our exclusive economic zone. Ang problema dyan sa nine dash line na yan, nag-e-encroach siya doon sa lehitimong karapatan natin na sinabi ng UNCLOS ay atin. In fact, mga 80% ng ating exclusive economic zone at ng Vietnam at ng Malaysia ay nasasakop nitong nine dash line. They cannot do that because otherwise you completely disregard the law of the sea, UNCLOS, and there is no more rule of law in the oceans and seas of our planet. Yung pinakamalakas na napunto natin ay walang bisa nga yung tinatawag na nine dash line. Sabi nila, meron silang mga historical rights. Ayun pong historical rights ay hindi batay sa UNCLOS. Wala namang professor of international law na naniniwala sa nine dash line. Hindi talaga yan makatarungan. Walang basihan yan sa international law. Pumapanig sa atin ngayon na ang Vietnam, ang European Commission, kung batayan lang sa rule of law, dapat manalo tayo dito. Yun nga lang ultimo sa prosesong ito, ang China, aba, dead ma. The Chinese don't really like the idea of putting their destiny into the hands of other people. They don't like the idea that a judge or whoever can come and decide what China should do. And so they don't like the idea that this permanent court of arbitration could, in effect, sort of tell China to limit its claims or, you know, tell it where it could or could not extract fish or oil or something. And so that's why they're not taking part in the case. Hindi natin gustong gumawa ng kaaway ng kahit sino man. Pero karapatan natin na panindigan natin ang ating karapatan. Yan po ay importante sa isang bayan kung kanya pong nirerespeto ang kanyang dignidad. Yan po ang sinasabi natin. Nirerespeto po natin ang dignidad ng China, pero siguro respetuhin din ng bansang China ang dignidad natin. Ang tanong ay, manalo man tayo, susunod ba ang China? Sa international law kasi, walang tinatawag na international policeman. Walang police na magsasabi na sumunod ka. China likes to present itself as a sort of good neighbor, a responsible member of the international community. So to go directly against something that an international court has ruled would seem to go against the whole idea of China being a responsible member of the international community. So I would have thought that it would have an effect. I don't think it's going to make them dig up their bases and leave the South China Sea, and there's no way at all they're going to do that. But it might be a kind of reason for them to kind of stop expanding their claims. They would recognize that there are sort of limits to their ambitions in the South China Sea. Sa kasaysayan, ano-ano nga ba ang mga naresolba na sa ilalim nito? Ayon kay Paul Reichler, ang dalubhasang international lawyer na isa sa mga kumakatawan sa Pilipinas sa kasong ito, 95% daw ng mga desisyon sa international courts ay sinusunod ng mga nakatulang bansa. Gaya na lang ng nangyayari sa kaso ng Nicaragua versus US. There was a case, Nicaragua versus the United States. Nicaragua sued the US for violating its territorial integrity. The US mined the harbors of Nicaragua and supplied arms to the Contras. The tribunal later on, the ICJ later on, awarded about $30 million to Nicaragua for indemnity. In the end, there was compliance.
China, I think in the end, will just have to follow because the world will be against China if there is a ruling declaring the Nine Dash Lines void. Sa totoo lang araw, inaasahan na sa arbitration, hindi lang Pilipinas ang makinabang, kundi ang buong rehiyon. Gawang ang West Philippines naman ay pandaigdigang agusan. Inaasahan rin na ang pandaigdigang tribunal ay papanig at kikilalanin ang karapatan ng Pilipinas. We will err on the right side by adhering to what is provided by law. Yan ang pinakamalakas na weapon natin. We might be a small country, but if the world opinions is on us, we will still be the winner, ika nga. We will be the winner. Kaya nga po ang ating Pangulo nagsalita noon, what is ours. Ang ibig pong sabihin noon, kukunin lang po natin kung ano ang naaayon sa atin. Walang kulang, walang labis. Hindi po tayo aangkin ng hindi naman sa atin. Sino naman po ang magsasabi kung ano ang atin at ano ang hindi atin? Yan po ay naaayon sa batas. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. At kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Hindi naman matatawaran talaga ang husay, tapang at pagiging makabayan ng mandirigmang Filipino. Meron tayong mahabang kasaysayan na magpapakita niyan. Kinakain na ng kalawang sa gitna ng kawalan, ang Sierra Madre ay nagsisilbing outpost natin sa Ayungin Shoal. May nagsasabi nga na kung naghahanap ka ng simbolo ng buong tapang na pagbabantay at pagtatanggol ng sundalong Pinoy sa kanyang bayan, malamang ito yun. Gutay-gutay na, lumalaban pa rin. Sa Ayungin, ang Sierra Madre na lang ang nagsisilbing hadlang sa ganap na pagsakop ng China sa lugar. At atat na atat nga ang China na pumasok sa Ayungin kung pagbabasehan ang barkong ito ng Chinese Coast Guard na umaali-aligid lang sa labas ng bahura. Ang tumatao sa Sierra Madre ay mga magigiting nakawani ng Philippine Marines. Sina Teniente Mark Anthony Jordan at Sargento Arnel Paalan ay nagbantay sa karag-karag na barko mula Oktubre nung nakarang taon hanggang nitong Pebrero. Pakwento naman kung gaano kadelikado yung mismong paglusot doon sa Chinese Coast Guard para makarating sa Sierra Madre. Bali nung pagdating po namin doon, malayo pa lang nakita na namin yung dalawang Chinese Coast Guard. Nakabalandraw sila doon sa parang entrance. So ang ginawa po nung vessel namin, tinumbok niya yung rear side ng Chinese Coast Guard. Dahil malaki ho yung Chinese Coast Guard, medyo mabagal ho yung ikot niya. So doon po kami nakagain ng advantage para makapasok sa Ayungin Shoal. So ang delikado po doon is hindi ho namin alam kung baka pumasok ho sa isip nila na banggain kami kasi nangyari na ho yun, ginawa na rin nila sa ibang bansa tulad ng Vietnam. Ganun. Bilang isang sundalo na na-assign doon, di naman din kami papayag na masakop tayo doon ng kabilang bansa. Kung ano yung tasking namin doon na binigay sa amin, gagampanan namin. Sa Sierra Madre, ang isang pangunahing kalaban nila ay kalungkutan. Lungkot ho talaga. Sa part ko, as OIC doon, part ko ng trabaho ko na i-observe yung tropa. Titignan mo sila kung ano yung, kumbaga, baka may nakatunganga na lang dyan sa dagat o ganun. Tapos nalulungkot. So, ang ginawa ko, bago ako umakyat dito, nagdala ko ng mga magazines, libro na babasahin. May hard drive po ako, pinuno ko ng movies lahat yun. Tapos nagdala din kami ng DVD. So, ang ginawa ko, every night, pati yung mga movies, dinivide-divide ko yun. Para hindi naman nakakasawa, ganun. So every night, nagdadalawang movies kami bago mag-post, ganun, bago matulog, ganun. Kasi pero pag natutulog kami, may nagpo-post eh. Hanggang saan umabot yung sabi nila, F4 daw yung buhok mo yun? Opo. Bali, nung pumunta ko kami dun, nagdala kami ng gunting, tsaka shaver ho. Siguro mga after 2 weeks or 3 weeks, yung shaver ho namin, kalawang na. Hindi na ho namin pwede ipangahit. So yung after a month, yung gunting namin, kinalawang na rin. So hindi na rin ho nakakagupit ng buhok. Hindi raw nawawala ang barkong China sa lugar na ito. Kung sila teniente at sarento ay nagtsatsaga ng ilang buwan sa iisang bulok na barko na walang signal ng cellphone, walang internet at walang telebisyon, papalit-palit raw ang mga Chinese Coast Guards. Pag may aalis, may darating din kapalit na barko. Kaya sa pagdadala ng mga supplies para sa mga nasa Sierra Madre, aba, sinusubukan daw nitong harangin o pahirapan. Pero mga gaya na Teniente Jordan at Sargento Paalan, talagang susukatin ang tibay ng kanilang pasensya at tapang. Gigilid sila, sir, sa breaker, sabay magwawangwang, sir. Yun ang lagi nilang ginagawa, sir. Parang nagwawangwang sila ng ginagawa. May pinupokpok naman kami, sir, na ano, parang tangke, sir, ng acetylene, sir. Mm-hmm. Sir. Wala na laman yun. Wala na, sir. Wala na laman, sir. Pero malayo-layo pang ipakatay sa mga magbabakal lang na botas at mga junk shops ang lumang barkong ito.
Pa-explain naman din yan, ano ba yung strategic significance ng Ayungin Shoal? Unang-una ho, yung Ayungin Shoal, napakalapit ho niyan sa Palawan. Tapos yung katabi nun, Mischief Reef. So may garrison na ho yung military ng China doon. May tendency ho na pag na-occupy nila yon, magtatayo din ho sila ng military garrison. So sa personal kong pananaw, baka isang araw ho, pagising natin, andun na yung military ng China. Personal ko lang ho na pananaw yun. Kasi napakalapit ho eh. Dapat ho talaga na hindi natin i-give up yung claim doon sa Ayungin Shoal po. So hindi naman sinasabing wala tayong lakas. Meron tayong lakas. Pero ang pinaka-weapon natin with regard to this happening here at South China Sea is pagiging rules-based and what is in accordance with international law. Yun ang pinaka-weapon natin. At ito rin ang magsasabi sa buong mundo na ang Pilipinas, maliit man ito, pero ito ang ginagawa niyang tama. Sa magkabilang dulo ng mga karagatang ito, ang mga kalupaan ng China at Pilipinas, daan-daang kilometro ang haba. At posibleng mahaba-habang pakikibaka rin ang ating inaasahan. We should persevere here. There is no instant gratification here, even if we have a favorable ruling. So we must prepare ourselves for a long struggle because that's the only way we can defend our maritime zones. That's the only way we can protect ourselves. Otherwise, we will lose our fishing grounds, our mineral resources, our oil and gas. So we must be prepared to continue this struggle for the next 25 years, if it has to last that long, because we have to preserve these resources not only for ourselves, but for the next generation of Filipinos. Hinihintay natin ang kalalabasan ng arbitration na tiwala ang ating mga dalubhasa ay papanig sa Pilipinas. Mabuti na lang at ang mapayapang pakikibakang ito ng Pilipinas ay may suporta ng international community. Pero dapat ay obligasyon rin nating lahat ng mga Filipino na armasan ang mga sarili natin ng kaalaman sa mahalagang usapin na ito. Mula sa pinakamataas opisyal sa gobyerno hanggang sa mga pinakamayamang negosyante, hanggang sa pinakordinaryong mamamayan, bata, matanda, sundalo, mangingisda, mag-aararo, mag-aaral, magbasa tungkol sa issue, mag-usapan, magtanong. Kami ay kampante na kung alam nyo na tama ang ginagawa ng gobyerno natin, ang ginagawa na pagdulog sa arbitration ay para sa bayan, para sa mga mangingisda natin, para sa seguridad natin. At nawa, kung naintindihan nyo rin, ay tulungan nyo ang gobyerno na ipabatid sa iba pa kung anong ang pinaglalaban natin. Walang masama sa pag-alab ng damdamin. Pero huwag mabulag sa galit. Kapag nagpasa ang tribunal na itaguyod ang karapatang pandagat ng Pilipinas, walang karapatan ang China na manghimasok at angkinin ito. Isa itong tagumpay, hindi lang para sa ating mga Filipino, kundi para sa diwa ng batas. Dahil ang dapat na gumuguhit ng mga teritoryo sa isang sibilisadong mundo ay hindi armas, kundi batas. Mga tol, hindi lang ito laban ng ilang mga magigiting na sundalo. Pagdating sa usapin ng pagtatanggol, ang labang ito, ako, ikaw, tayong lahat, mga mare, mga pare, dapat tayong lahat ang Sierra Madre. Ako po si Lord Vera. Mabuhay ang kalayaan.